Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, Batang Maynila to, it's... Ah, ito mga kaibigan, pag-usapan natin. Ayan, no, sa ating screen, si Mr. Suave. Ah, suabing-suabi, oh. Bigote pa lang, wala na kayo. Wala na kayo binatbat. Ayan po, si ano, Senator Robin Hood Padilla. Alam niyo, may kwento yan eh, yung bigote na yan, bago natin siya pag-usapan. Yung bigote na yan, kaya daw niya pinahaba ng ganyan kasi meron siyang pelikulang gagawin. Ah, yung pelikula ata ng isang bayani ng Pilipinas na ganyan ang korte ng ano, ng bigote. Hindi ko lang alam kung si Marcelo H. Del Pilar ang gaganapan niya. Ganyan po kasi, di ba, ang bigote ni Marcelo H. Del Pilar. So, yan po, may kwento yan. Hindi yan basta-basta pinatubo lang ng walang purpose. So, pinahaba talaga niyan para sa pelikula, sa kanyang paghahanda sa pelikula. So ito mga kaibigan ang update natin kay Senator Robin Padilla. Ito po yung pinag-uusapan ngayon sa social media at ng mga Marites. Ito po si Senator Robin Hood Padilla ay nag-resign bilang Executive Vice President ng PDP Laban. Nag-resign po siya at nag-submit ng kanyang ano ba ang sabi niya? Tagalog po yung sabi niya eh. Ito, siya po ay naghain ng hindi na mababawing pagbibitiw. Ang English po nun, irrevocable resignation. Alam niyo naman, kapag pinag-usapan si Senator Robin Padilla, Tagalog po yan. Bawal po ang English. Kapag naging presidente to si Senator Robin Padilla, bawal ang English. Ano kaya mangyari sa ano, no, dito kapag ano, kapag pumunta sa ibang bansa? Siyempre, may meeting siya. Kunyari, sa presidente ng Amerika. Eh, English ang salita nun eh. Paano mangyayari? Ano mangyayari? Hindi naman niya pwede sabihin yung presidente ng Amerika, huwag po kayo magtagalog. Eh, hindi ko po maintindihan. So, ano kaya mangyari, no? Eh, tsaka na natin intindihin yun kapag binoto na ito ng mga tulongis na Pilipino. Ha? Kasi ngayon pa lang, sinasabi na eh, lalong-lalo na ito si Panelo. Sabi ni Panelo, kapag tumakbo daw ito si Senator Robin Padilla bilang Vice President ni Sara Duterte, wala daw katalo-talo. Oh, at hindi, kapag hindi tumakbo si Senator si Sara Duterte bilang presidente at itong si Robin Padilla ang tumakbong presidente, ang sabi ni Panelo, wala daw itong katalo-talo. Kaya naman, kapag naging presidente ito, mamamblema itong mga taga-ibang bansa. Kasi kinakailangan ang salita nila Tagalog. Ayan mga kaibigan, kaya mag-isip-isip kayo ha, kung kayo magpapatulongges na ito ay gagawin natin presidente, nako isip-isip. Nako po, Diyos ko, mag-isip-isip kayo. Ayan mga kaibigan, nagsabit nga siya ng kanyang hindi mababawing pagbibitiw o irrevocable resignation. O bakit daw? Sapagkat bilang nanunungkulang senador na mayroong mabigat na mandato sa taong bayan, mulat po ako na kailangang magbigay daan ang ibang pananagutan. Kabilang na ang aking posisyon bilang Executive Vice President. Kumbaga, busy na ako masyado. Bilang senator, busy na ako. Wala na, hindi ko na masyadong maganapan ang trabaho ko. Actually, sa totoo lang, hindi ko na nga maasikaso sarili ko eh. Hindi na nga ako makapag-init ng bigote sa bahay. Kaya minsan, ang bigote, dyan na sa hearing eh. Dyan na sa Senado eh. Eh kasi sobrang busy ko. Alam niyo naman, senator, daming ginagawa. So, pasensya na kayo kung minsan sa Senado na ako ng bigote. Si Mariel, busy rin. Hindi niya na ako masikaso. Hindi naman siguro. Kasi si Mariel, alam naman natin na loves niya si Senator Robin Padilla. Kaya nga sila tumagal eh, di ba? So, basta sabi ni ano ni Robin Padilla, bibitawan ko na itong pagiging aking Executive Vice President. Sakripisyo ko na yan kasi wala, I'm busy. Alam niyo naman to, it's a senator eh. So, busy ako masyado. Busy ako kaya sa ano... O sabi niya, para mas epektibong pagganap sa aking mga sinumpaang tungkulin sa aking bayan. O sabi ni Senator Padilla. Sabi pa niya, nagtitiwala ako na aking desisyon ay para sa mas kapakinabangan at kabutihan ng PDP Laban. At sa lahat ng membro nito tungo sa kolektibong hangarin ng partido at higit sa lahat sa mga mamamayang Pilipino. So sa tingin ko mga kaibigan, no, siguro sabi-sabi ng PDP Laban,
eh, okay lang. Wala ka namang ginagawa din. Mas maganda nga yan. Mas maganda malipat yung posisyon na yan doon sa mga talagang ano, merong paninindigan dito sa partido. Hindi yung lagi nagsasalita na mag-resign. Kasi, ewan ko lang ah, kasi minsan ginagamit ni Padilla itong kanyang posisyon para ano, para makakuha ng suporta. Kasi di ba, yung kanyang ano, pinaglalaban na ano, na charter change. O lagi niyang sinasabi, kapag hindi sumuporta itong aking mga kapartido sa isinusulong kong charter change, mag-iwaiwalay na tayo. Natatandaan niyo yun? Sinabi ni Robin Padilla yun eh. Para tinatakot pa niya itong miyembro ng PDP laban. Ha? Diba? Kapag hindi niyo ako sinuportahan dito, mag-iwaiwalay na tayo. Kasi dapat automatic. Dapat kapag nagsulong ako ng batas, dapat kayo susuporta kasi kapartido ko kayo eh. Pero kung kayo kapartido ko mismo, hindi niyo ako sinusuportahan, nagmumukha akong kawawa, nagmumukha akong tanga, eh mas maganda mag-iwaiwalay na tayo. Oh, sabi nga niya yun sa partido eh, pero ngayon nag-i-resign siya bilang executive vice president lang. So, miyembro pa rin siya ng partido. Ah? So, siguro sabi ng mga miyembro nito, okay lang. Mas maganda nga yun eh. Mas maganda yung talagang tatayo dyan bilang aming executive vice president, eh yung talagang ano, para sa partido, hindi yung lagi nananakot na magre-resign. Ah, di ba? So, yun mga kaibigan, masyado raw busy si Senator Robin Padilla bilang senator. Kaya siya nag-resign bilang executive vice president ng PDP laban. Eh, busy daw siya. Busy ba siya? Kayo nga tanongin ko mga kaibigan, mga kababayan natin dyan. Sa tingin niya busy? Ano na ba ang mga naipasang mga batas ni Senator Robin Padilla? Marami na ba? Hindi, kayo po, marami na ba? Kasi sabi niya sobrang busy daw siya. Hindi niya na maasikaso yung pagiging executive vice president ng kanyang partido. Kaya mag-resign siya at magkoconcentrate siya bilang senator. Bili yung kanyang trabaho bilang senator. Doon siya magkoconcentrate. Sa tingin niya busy ba? Sobrang busy, naghahanda nga ng pelikula eh. Kaya nga pinahaba yung kanyang bigote kasi meron siyang gagawin pelikula. Iyan ang sobrang busy. Nakakuha pang maghanda para sa pelikula o magkakaroon pa ng pelikula. Eh mga kaibigan, hindi marites yan ha. Nakakita ko yan sa isang balita. Na-interview siya. Kaya ganyan ang bigote niya kasi meron siyang pelikulang gagawin. Tapos sasabihin niya, busy siya. Ay nako, talaga naman ito mga politiko natin, mga politikong pulpul dito sa Pilipinas kung ano-ano naiisip. Alam niyo mga kaibigan, ang dahilan lang naman yan eh. Dahilan lang talaga yan kaya siya nag-resign. Inuunti-unti niya eh. Susunod yan, mag-resign na yan sa partido. Kasi nga, wala siyang suporta. Eto nga aking mga miyembro sa PDP laban. Hindi niyo ako sinusuportahan. Suportahan niyo naman ako. Number one senator ako eh. Mga wala niya kayo. Ayaw niyo ako suportahan. Itong tsatsa ko. Eto na nga din mabigat kong pananaw eh. Kailangan mabago yung tsatsa eh. Makikinabang naman kayo dito eh. Bakit ba ayaw niyo ako suportahan? So yan mga kaibigan, yung pag-resign. Etong pag-resign na to, imbis na marami malungkot, sigurado marami natuwa. Di ba kapag minsan, kapag mag-resign ka, sabi ng tao, ng mga tao sa paligid mo, uy, bakit ka mag-resign? May problema ba? May tutulong natin para hindi mo ituloy yung plano mo? Walang ganun mga kaibigan. Siguro yung mga miyembro ng PDP laban sinasabi, baka mag-celebrate pa sila eh. Baka magpa-party pa eh. O ito mga kaibigan, nag-resign na. Tara, ano tayo, celebrate, inuman tayo. At ilagay natin dito yung totoong talaga maglilingkod sa partido. O yan siguro sinagawa nila ngayon. Baka nagpa-party-party na itong PDP laban dahil nag-resign na si Senator Robin Padilla. Tingnan natin. Tingnan natin kung magiging mas busy si Senator Robin Padilla kasi wala na siyang masyadong hinahawakan na posisyon eh. Edi dapat mas marami tayong makita, mas makita natin na mas aktibong senator ngayon si Senator Robin Padilla. Baka naman mas maraming pang pelikula gagawin.
istorbo tong pagiging executive vice president ng PDP laban. Eh, gawa na lang ako ng ano, ng pelikula. Mas magkakapera pa ako kaysa dyan sa posisyon na yan. Eh, alam ko naman na ayaw nyo ako dyan eh. Ha? So yan mga kaibigan, yung update natin kay Senator Robin Padilla, kay Mr. Suwabe. Bagamat siya pa rin ay miyembro ng PDP laban, tinanggal niya sa kanyang sarili ang posisyon bilang executive vice president. Kasi mataas na posisyon po kasi yan, dapat busy ka lagi. Alam niyo na, bilang senator, busy-busy. Di ba? Busy-busy. So, kinakailangan niyang magkaroon ng oras para sa taong bayan. Eh, tingnan natin. Sabi mo yan, senator, ha? Mas bibigyan mo ng oras ang taong bayan, ha? Baka naman mas bibigyan mo ng oras yung sarili mo. Ha? Kung talagang ikaw ay gusto mo maglingkod sa taong bayan, dapat unahin mo sa iyong mga batas, sa mga inihahain mong batas, unahin mo yung mga tao. Siguro kapag ginawa mo, maraming magmamahal sa iyo. Pero kung puro ka lang pakyut, puro lang salita, wala. Wala rin mangyayari. Diba? Mag-resign ka na. Diba? Mag-resign ka na, hindi lang sa PDP laban, pati sa Senado. Mag-resign ka na kung hindi mo lang rin tutuparin yung mga sinasabi mo, di ba? Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.